spark, because I wanna be with you forever. Do you remember me, how you betrayed me? Now that you're gone, you broke me. Because you're my September, it's cold like December. Winter is coming and summer has passed. Do you remember me, how you betrayed me? Now that you're gone, do you remember me? Sa mga pumili na kiss on a ring card, ito ang yung reading. So, tinan natin. Kung bakit kayo iniwan ng inyong tao. Kung sino man ang tinatanong nyo sa akin, marami silang pinagdaanan sa kanilang buhay. At hindi na nila alam gagawin sa mundo. Siguro iba sa kanila ay suicidal. Hindi ko alam kung nabanggit nila yun sa'yo or hindi. Pero yun ang nasa sense ko. Pero after all that happened to them, medyo tough pa sila or strong. Kasi pinili pa rin nila mabuhay despite of such negative thinking. I-clarify natin yung cards. Nasusense ko yung kanta na I've Been Set Free. It's a religious song. Nasusense ko yung chorus part ng kantang yun. I feel na iba sa inyo guys, nagbabayad kayo ng karmic debt. Kaya yun na-encounter yung tahong ito. And this person put you through a lot in your life. Could be this person put you in a third party. Minalas kayo sa buhay dahil sa kanila. Nakarma kayo ng bongga dahil sa taong ito. So yung karma nyo basically ay ang pag-meet sa taong ito. So anyway, ito yung first card ninyo. Siguro kayo dati nang iwan ng tao in the past. Kaya nangyari ay na-meet nyo kung sino man ang tinatanong nyo sa akin. So far, I feel here na meant talaga kayo na maka-encounter neto para kayo mag-grow as a person. Pero hindi nyo na uulitin yung pagkakamali nyo noong past. Or it may be something that is a reminder about sa ginawa nyong kamalian noon. So, I feel like kung sino man ang taong ito, guys, they prioritize their friends. Feeling ko mas malapit pa sila sa friends kaysa sa'yo, actually. So, kung sino man sila, as I told you, this is a karmic connection na pinaikot-ikot kayo ng taong ito. I feel na minamalas kayo sa kanya kasi sila mismo yung tao na I feel na nag-bebetray. Okay? Kaya rin sila inahabol din ng malas sa kanilang buhay at parang napunta sa yung kamalasan nila. I'm not sure kung may ginawa kayong dalawa, pero if that's the case, it can happen as well. Pero I'm sensing na siguro kung wala man kayong ginawa with this person, baka naman nadadamay kayo sa kanyang kamalasan. Maybe dahil tinutulungan nyo sila kada may kamalasan nangyayari. Because I feel like you've been there for them. And then, I feel na kung sino man ito, ba't nila kayo iniwan? Kasi I really feel na, napaka-negative nila nung na-sense ko dito. I feel na pinatrabaho ka pa nila at pinut through a lot in your life, honestly speaking, okay? Kaya marami din kayo napagdaanan sa buhay dahil sa kanila. I feel na sila yung tao na naiinis kapag may nangyayari maganda sa buhay mo, kapag nagka-jowa ka or something. Ano na yung tanong natin, bakit nila kayo iniwan? Diba? Siguro sila yung tao na naging jowa mo, pero dahil nga sa nagpe-play mind game sila, baka during that time, naghanap na lang kayo ng iba at nagalit sila sa'yo, kaya kanila kinulam.
Nagtan mo naman to. And I think that with this mercy card, and I feel na ito yung dapat yung pagdaanan para din makita yung worth ninyo. At na-realize yun na hindi yung deserving yung ganitong klaseng tao na may masamang ugali. I really feel na maganda naman yung hangarin nyo. Gusto nyo silang tulungan sa kanilang mga problema. Pero hindi sila yung tao na ganun. I feel na sila yung tipong tao na kahit sabihin natin friends kayo or let's say lover, may gagawin silang kasamaan sa'yo. Like they are snakes that will bite you one day. Ito yung na-vibe na nasa sense ko sa kanila. So bakit nila kayo iniwan? First of all, kasi ahas sila. Okay? Hindi sila marunong magmahal. Sila ay tipong taon na ibebetray kahit sino, kahit friend nila, relative, and so forth. Yan ang ugali nila. Na pinapaikot lang kayo sa kanilang drama at kalokohan. Okay? Actually, mas peaceful pa yung buhay nyo nang wala sila sa buhay mo. And honestly speaking, siguro kayo ay madasalin despite of you have seen before. Kaya ito nangyari din sa buhay ninyo. I really feel na kahit you know, gusto yung manikad ng kumanda yung buhay nyo, kailangan nyo pa rin syempre magbayad sa kamalian ng paso. Kaya nyo ito pinagdaanan. Para hindi nyo naulitin kung ano man yung kamalian nyo. Mulit lang, sorry guys. So, nagsin natin, kaya rin kayo naghiwalay kasi siguro nagpray kayo kay God para umangat sa buhay. At saka ginawa naman ni God, inalis niya itong sabahing tao sa buhay ninyo. Para naman umangat kayo sa inyong buhay. With regards sa career at pwede rin sa love life, see? God set you free for you to go places in your life. As you can see, if yun ay iba sa inyo, childhood friend nyo to, na bigla natanggal sa buhay ninyo, kasi yun ang nagdadala ng kamalasa sa inyo dahil nga nangungulam sila, or I feel if yun na pinapatrabaho kayo, kasi minsan iba sa iyo nagdududa, hindi naman sila mukhang mangkukulam. Pwede kasi rin na gawin nila na mag-ask sila mismo sa mangkukulam na gawin ito sa inyo. Okay, kapalit ng kabayaran. So we have keys on the ring here. And it says your many options, decision, and conventional string along one-night stand. So I think na yung nangyari sa inyo guys ay ito yung string along. Parang sinama nila kayo sa kanilang kamalasan. Parang pinaikot-ikot nila kayo. Tapos nakawala kayo kasi nakuha ka na susi para maka-let go. Okay? And I really feel the faithful kayo sa situation. Parang matagal na rin nila kayong pinaikot-ikot. Tapos napunta lang sa wala. Siguro pa sa inyo galit pa sa taong ito. But I would say take some time to heal. Huwag kayong mag-revenge sa kanila. Kasi syempre kung nag-revenge kayo, babalik yun sa inyo yung malas, yung bad karma. So iwas kayo guys sa bad karma. Kasi tinan yung nangyari dito na baka ito yung isa sa karma ninyo kung sakali man mainiwan kayo nung past. So, tingnan natin kung ano pang meron sa inyong glass pebble. So, we got the new. And we have the near in either way. So, bakit nila kayo iniwan? Baka nakatagpo sila ng bagong tao with regards sa new. Na mas malapit sa kanila. Siguro malayo yung tirahan nyo sa kanila. Kaya mas pinili nila yung tao na malapit kung saan sila nakatira. Next is so sweet. And then next is far. So yun nga, iba sa inyo issue ay yung location. Kaya sila nagpakalayo. And we got the feel in reverse. So you also have this one. So I really feel na kung sino man sila guys, hindi sila marunong makiramdam or makisama. Parang wala silang pakialam sa feeling sa ibang tao. Tapos parang pinapasura na lang nila kayo. And hindi naman gusto ni God makita yun na nangyayari sa buhay nyo. Kaya ginawa ni God ay pinaglayo kayong dalawa. Okay? Kasi nakaka-toxic na sila. At ito kasi nangyayari sa buhay mo. Hindi mo na alam kung saan ka patungo sa relationship. Hanggang nandito yung taong yan. Kasi pinapabilog niya yung ulo ninyo. Next is safe. In either way. So, yun nga, nililitas ka ni God pa
Alis sa taong ito kasi nga masama silang tao para maging open na yung puso mo sa bagong relationship. Okay, kasi mangyari niyan kung connected pa rin kayo guys, hindi pwedeng magbukas siya ng bagong opportunity for you kung nandyan pa rin siya. Kasi pwede mangyari niyan, mamalasin ka uli, kukulamin uli, ikaw tsaka yung magiging new person mo. Kaya nangyari to na umalis tong taon to sa buhay mo kasi pinaglayo kayo ni God sa isa't isa. So isa sa dahilan ba't kayo nawalay sa taong ito kasi may third party situation. As you can see here, and with a breach in reverse, so iba siguro sa inyo ay na-block ng taong ito kasi nga may third party situation. And we got 26-26. So pag lumalabas ang angel number na ito, ibig sabihin lang nun is hindi para sa inyo kung sino man ito. Okay? So anyway, tinan natin kung ano pang information na meron tayo. Sensing sikreto. Siguro tinatago ka nila sa kanilang magulang. Baka naman ko yung type na hindi magugustuhan ng kanilang parents din. Kaya parang I feel na sinalbahay ka nila. Kasi alam nila hindi ka nila makukuha. Para naglaro-laro na lang sila para matrap ka sa kanilang mundo. So anyway, papa-information about sa kanila, siguro it's a long-distance relationship. Kaya nangyari ay mas pinili nila na magkaroon ng bagong connection na nakatira malapit sa kanilang lugar. Okay? Isa rin dahilan kung bakit sila nagpakalayo kasi baka busy sila sa kanilang work as you can see here. And then, kaya din sila lumayo kasi yun nga, wala silang ganong feeling sa inyo at hindi naman sila masasaktan pag nawala ka sa kanilang buhay. At saka nagsisinungaling sila kaya pinatigil na ng Diyos ang inyong connection. Kasi you deserve somebody that will treat you the right way. Okay? Ito yung parating sana para sa inyo. At mangyayari lang ito kapag nag-ending ang inyong relationship. So, yun ang nangyari. Ginusto ng Diyos na umalis sila sa buhay ninyo. Pero tinan natin kung ano yung kanilang karma. Kasi based naman dito sa inyong reading, marami silang nagawang kalokohan sa inyo. I feel na iba sa inyo, hindi nyo sila mapapatawad. Baka kasi nagkamalas-malas yung buhay ninyo dahil sa kanila. I'm sensing breakup spell. I feel na meron din magpapatrabaho sa kanila. Meaning, meron din mangungulam sa kanila. Kasi yung ginawa nila sa inyo, di ba? Mararanasan nila yung update na sinapit ninyo. Makakatagpo rin sila ng tao na kagaya nila. So, yun ang kanilang karma, okay? So, if yun ako sino man sila, guys, okay, sinisiraan nila kayo online yun nasa sense ko. At hindi sila tumitigil sa kanilang masamang ugali. As you can see here. So, I feel na kung magkakaroon man kayo ng connection, suggestion lang ni God na ilihim niyo para hindi malaman ng taong ito na may connection kayo sa ibang tao. Kasi kung sakali man malaman din niya, baka na naman may gawing katarantaduhan ang taong ito sa iyong love connection. So, it's all time to actually protect your relationship sa taong ito kasi baka maulit na naman na magkaroon ng negativity sa connection. So, part of their karma is that hindi sila maging successful sa relationship. Yung person nila, ipuput sila sa third party kasi syempre yun yung pinaranas sila sa inyo, diba? So, I feel like with regards to you, he will have a stable income or foundation. At hindi ang makapagsalita dito ng maayos. Ibig sabihin lang nun guys, ay huwag yung pagsasabi sa iba na ganito yung buhay ninyo. Siguro prone kayo sa mga taong selos at selosa. So,
para maiwas kayo sa mga taong ganito, nagje-jealous and so forth, at tapos nangungulam, huwag kayo mag-brag post or huwag kayo mag-trigger ng jealousy or inggit sa mga tao. So, isa sa karma nila, guys, is kung ano man ang, you know, ang kanilang kulam or whatever, babalik yan sa kanila. At yung iba sa kanila ay magkakasakit or mawawala ng trabaho dahil sa sakit. Okay? At hindi natatalab ang kanilang spell work or hindi na sila makapag-manifest pa ng pera at yun ang trabaho din at saka rin ang jowa. Napipin down sila dahil hindi nga sila tumitigil sa masama nilang gawi. So, dahil pinili nila yan, kaya ipipin down sila ng heaven. Okay? Pero wala na silang mabiktima pang ibang tao. So, I hope that this reading may give you some insight and awareness about your person. Wishing you justice over situations and good luck. Sa mga pumili ng Cupid's Arrow, ito ang inyong reading. So, tinan natin kung bakit iniwan kayo ng inyong tao. I feel that this is a breakup and makeup story with regards to love connection. I feel na puno sila ng kamalasan sa kanilang buhay. Actually, masakit sila sa throat. Siguro sila yung tao na sinungaling. Or marami tinatago na lihim. So, obviously, black ang kanilang throat. Or lagi siguro sila may sakit sa kanilang throat, okay? Kung magkasakit sila, tinatamaan lagi yung kanilang lalamunan. Kailangan ko pa mag-clear ng throat, okay? Anyway, clarify lang natin. Yun na marami kayong pinagdaanan sa buhay. Siguro kayo pinagbigyan nyo sila, guys, kasi nga aware din kayo na ganun din na nangyari sa kanilang buhay. Parang puno sila ng kamalasan and you want to be there for them. I really feel like you do have a big heart. And this person has a big ego or pride issue. Ang hirap sa kanilang throat, actually, kung nasa sense. So, anyway, kaya kayo iniwan ng taong ito kasi fated yun mangyari para maging balance ang yung life. Kasi as long na nandyan yung taong yan, mamalasin kayo sa buhay or dahil sa kanila, mag-i-imbalance yung life mo. And then, with regards to them, I think this is somebody na I feel na nagpe-play mind games or games sa'yo. Tapos kayo siguro yung tao na nagde-daydream talaga kayo na magkaroon ng true love. Pero hindi to yung tao na magbibigay nun sa inyo. Kasi ito yung tao na sarado yung kanilang puso. I'm sensing ahas. Baka nung past nila, inahas sila ng tao, sinagtan yung damdamin nila. Kaya naging cold-hearted sila. Kahit na gano'n pa kayo kabait, parang ganun pa rin sila. I think na kaya naman dumating kayo sa buhay nila kasi tinatest sila ni God kung bubukas ba yung kanilang puso sa tao na mabait. Kasi on your end, I think that you really showed them what true love is, okay? And I feel na kayo nagbibigay ng hope sa taong ito na para gumising at para ma-realize na may mga tao pa na mababait na nandoon. Kasi kung sino man sila, siguro galit sila sa commitment or hindi nila gusto na magkaroon ng connection. Galit din sila sa, I feel, na pag-ibig. Parang na-trauma na talaga sila doon. At saka, I think na what happened here, pinigilan nila yung nararamdaman nila sa inyo. Actually, what they feel about you is that they feel connected with you.
Honestly speaking, kasi pinipilit ng Diyos na buksan ang kanilang puso. But sad to say, they failed on that test. Kasi iniwan nila kayo or pinili nila na maging matigas lalo ang kanilang puso. Rather na i-open ang kanilang heart for you. So this is what they should be doing, honestly speaking. Pero sad to say, hindi nila chinuska. Hindi nila na-realize na ikaw ay blessing in disguise, which is actually sad. I'm sensing na pinaiyak nila kayo. Pariniwan nila kayo sa ere. Tapos, I feel na nagdagdag lang sila ng kadramahan sa iyong buhay. So, the reason why kung bakit ito nangyari, kasi as I told you, they're not really open. Ito yung sila, nakaklose ang kanilang puso para lang sa kanilang sarili. While you, on the other hand, the difference here is open kayo for love. Okay? Marunong kayo tumanggap ng pagmamahal at marunong din kayo magmahal. Sila naman, hindi ganun. Close off sila. Tapos, yung mga tao, yung open na magmahal sa kanila. I feel na this is somebody na parang di nila deserve yung pagmamahal kasi nga ayaw nila magmahal muli dahil nga nasaktan sila sa nangyari. So I'm sensing na bakit nila kayo iniwan kasi sinurrender nila yung connection. They let go of it. Siguro may third party situation din nangyari or mas pinili pa nila ang sarili nila kaysa sa'yo. Kung wala man third party situation doon. And I'm sensing here na, yeah, maraming iyakan na nangyari. Kasi I think ito yung tao na hindi marunong magpahalaga. Kahit mabubuting tao, parang binabaliwala nila. So we have Cupid's arrow and it says here, have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting, hesitation. So kayo siguro yung tao na nag-faith na nagbago itong taong ito. Siguro on some point, nakita nyo yung kabutihan nila. Yung problem lang dito ay hindi nila pinakita sa'yo yung pagmamahal na deserve mo. Kahit na pinakita mo man sa kanila na may mga taong mabubuti. Okay, and I really feel na puno kayo ng magandang asal. Pero yung tao ito parang nagbago sila. Siguro dati mabuti silang tao, pero dahil nga sa may nangyaring masama sa kanilang buhay, kaya bigla na lang sila naging cold-hearted. And siguro ginawa ni God ang pagtagpuin kayo kasi gusto sana ni God na magbago itong taong ito or ma-inspire na maging mabuti sa papamagitan ng pag may meet up sa somebody na kagaya ninyo. Siguro busilak ang puso ninyo at nag-hope talaga si God na bumalik sa dati itong taong ito. Pero yun nga, hindi ko naman na-sense na bumalik sila sa dating sila. And I really feel na heaven is sa mata ko. Talagang pinayak nila kayo guys, okay? So, tinan natin kung anong meron dito. So, we have this one. So, yun nga, takot nga sila sa connection. I'm not sure if you can see that, okay? Takot sila kasi baka maulit yung past. And we also have this one. So, ayaw nga nilang i-discovery kung may chance pa na. Okay? Kung may chance man na, you know, may ma-meet sila ng tao mabuti. I feel na siguro ito yung tao na nag-iisip na lahat ng tao ay masama. Kaya yun nga, nag-ending ang connection ninyo. It's really, you know, interesting na nag-focus ang camera natin sa ending pero yung iba dito ay hindi na nag-focus. So, we also got a touch. So, yung ba sa inyo, parang ginamit lang nila kayo for passion purpose, which is actually sad. Or kung magkaroon man sila ng connection, tukol lang yun sa passion, pero hindi siya something na serious. Naging player sila, siguro dahil nasaktan yung kanilang puso nun sa past. And we got true story in either way. We also have the treasure. So ito yung dapat nilang ginawa sa inyo, na treasure nila yung moments with you. Pero yung sad news here, hindi nila pinahalagahan yung value ninyo. At kaya nilayo kayo ni God sa isa't isa kasi itong taon ayaw niya magbago. And with the guilt being here, so far, they feel guilty over what they did. Kung hindi pa yung nangyayari sa ngayon guys, one day, they will feel guilty about it.
Kasi with regards sa safe being here, so I think na pinot to safe kayo ni God away from this person kasi nga hindi sila okay na kasama kung hindi sila magbabagong buhay. So we have this one. So I'm sensing na kaya rin sila umalis kasi nga parang kinokontrol na nila kayo or kinokontrol nila masyado yung sitwasyon na ayaw nila kayong paalisin sa kanilang buhay pero sila mismo masama para sa'yo. And we got that shit. So, yung dahilan kaya sila umalis, guys, or iniwan kayo dahil nag-cheat sila. Okay? Hindi sila nakapasa sa test ni God. So, nangyari siguro dito, nagpadala si God ng bagong tao para naman maging safe kayo. Para hindi na nila kayo paglalaruan, para pakawalan na nila kayo kasi ayaw nila kayong pakawalan. So, tingnan natin kung ano pang meron dito. I feel na ito yung magsisibing closure sa inyo. Siguro iba sa inyo, wala man lang closure ang nangyari sa sitwasyon. Kaya sila puno ng kamalasan kasi siguro ay nahabol na sila ng bad luck sa pinagagawa nila sa kanilang buhay. Kasi nga ayaw nila magbagong buhay. I feel na naging pasaway na sila. I feel na meron di ka nais-nais sa bagay. So anyway, ba't nila kayo iniwan? Kasi first of all, yun nga, nagpe-play mind games na sila. Tapos na-overwhelm ka na sa sitwasyon kasi ikaw parang, you know, binibigyan nila ng drama yung buhay ninyo. So, bakit sila umalis? So, iba sa kanila, siguro mas pinili yung tao na maraming pera or kayamanan kaysa sa'yo. So, yun nga. So, I feel na kung sino man sila, guys. Huwag nyo nang, actually, huwag na kayo mag-focus sa kanila kasi you need to know your worth as well. Yun din yung dapat niya matutunan. Kung yung taong to, hindi niya binigay yung kailangan niyo, one day, bibigay sa inyo, yung taong na deserve kayo. Okay? Kasi mabait kayong tao at hindi yung deserve ang tao na ayaw buksan ng kanilang puso para sa'yo. Kaya nangyari dito, nagkaroon sila ng bagong connection, kaya nag-ending yung relationship ninyo. So, tingnan natin ang kanilang karma sa paggawa ng ganito sa inyo. I feel na puno sila ng kalokohan sa kanilang buhay. Kaya sila minamalas. And you find them attractive, baka gwapo sila or maganda, siguro ginamit nila yung kanilang looks para maakit kayo. Pinamabay kayong tao at matulungin. Di ako gano'ng makapagsalita dito, guys. Siguro nahihiya sila sa'yo kasi mabait ka masyado sa kanila. Tapos alam nila na hindi nila yung deserve. Kaya tayo may guilt dito. Siguro hindi sila nakatiis sa guilt na yan. Kaya sila umalis din. So yung karma nila, guys, may nihintay silang tao. Pero yung tao ngayon, sinungaling sa kanila, pinag-antay lang sila. Siguro ganyan yung ginawa nila sa'yo, guys. Pinag-antay nila kayo ng pinag-antay. Kasi nga kinokontrol nila kayo or mina-mind games, siguro sinabi nila na babalik sila sa'yo hanggang sa di na sila bumalik at nag-cheat na or nag-ghost. So yung nga makatagpo sila ng tao na hindi naman talaga sila mahal, tapos ipupush forward nila yung connection, pero hindi nila yun makukuha. Kasi yung mismo taong yun, wala namang gusto sa kanila. Antay lang sila ng antay sa wala. So, yun ang kanilang karma, guys. So, anyway, I hope that this reading may give you an insight and awareness about sa taong tinanong niyo sa akin. So, good luck everyone and God bless all of you. Sa mga pumili ng Healing Heart, ito yung reading. So, tingnan natin kung bakit kayo iniwan ng inyong tao. I'm sensing breakup story.
I feel na puno ng kamalasan ng buhay ninyo. Tapos habang nagsushuffle ako, sumasakit ang aking left hand. Ibig sabihin lang nun guys, ay may negative emotions. Anyong tao sa inyo? Avoid karmic patterns na nasabi sa akin ng mga anghel. Siguro baka naging demanding kayo masyado or baka hindi nila nakaya yung ugali ninyo. So make sure you learn your lessons, okay? Para hindi na ito maulit with the cards sa inyong love life. I-clarify natin ang cards. Baka iba sa kanila may galit din. May galit din sa'yo. Kaya nagreagansyan ko. Hindi man ako nagugutom. So anyway, what we have here is this one. So actually, with regards to this person, kaya sila malis kasi I really feel that they feel guilty and ashamed of leaving you. Dahil alam nila malulungkot kayo pag umalis kayo kasi nga nakasealed na meaning kasal na kayo siguro or loyal kayo sa isa't isa tapos umalis sila. Kasi I really feel hindi talaga nila gawin na mag-cheat. Yan ang katotohanan doon kasi kasi naman sila madasalin silang tao or religious and they treasure connection as you can see. Kaya naisip mo na bakit nila nagawa to pero alam ko mabait sila. Kasi I really feel yun nga, mahal na mahal nila kayo guys, okay? Pero siguro may nangyaring kamalasan sa pera or gusto nila siguro ng tao na makaintindi sa kanila. Pwedeng gusto nila na may collaboration with regards sa work. Siguro yung, kung ito man ay about sa work, I would say na gusto sana nila ng tao na nakarelate sa kanilang field. Baka naman malayong course mo sa kanilang course or something like that. Like, meron sa inyo na hindi nagvo-vibe. Okay? Kaya sila umalis. I feel that there is a third party situation at saka sumakit ang ulo ko nung hawak ko to. So, I think there come a point in your connection na naging dishonest na sila sa inyo. At marami na kayong pagtatalo. Tapos lagi nang stressful yung connection. Ito na yung time na actually nag-cheat na sila. Kaya sila umalis. Pinili nila yung tao siguro na katrabaho nila kaysa sa'yo. Kasi yung mga time na yun siguro, wala pa kayo narating sa buhay. Baka yung basta yung nakatira pa rin sa parents' house, siguro kung sino man yung na-meet nila sa kanilang work or kung saan man sila, yun ang tao na balance sa kanilang money. So, anyway, kaya nga sila guilty kasi alam nila na kung mawala sila sa iyong buhay mo, mawalan kayo ng sense of, you know, realization or baka wala nang mag-direct sa iyong buhay. Sila siguro yung nagka-counsel sa iyo kung anong gagawin sa buhay. Sila siguro yung may will na iyong buhay. At alam nila na magiging stagnant yung inyong career. Kung umalis sila. So, kaya nga sila guilty rin sa kanilang ginawa na pag-alis. So, we got healing heart. It says here, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Di ko naman sinasabi na masyado kayong toxic. I would say na baka itong taong to gusto lang talaga na ng freedom. Okay? Kaya din sila umalis. Baka naman nangyari dito ay parang ayaw na nila mag-lead ng connection. Pwede rin yun. Kasi siguro kayo ay submissive tapos sunod lang kayo na sunod sa kanila. Or pwede rin sila yung provider ng inyong connection. At parang nasawa na sila sa ka-provide lagi sa'yo. Gusto naman nila na matuto ka rin na mag-work. Okay, hindi sila lagi yung bigay ng bikay. So, yun nga. Siguro nangyari rin to para din yun sa inyo. Para kayo mag-grow at hindi kayo masyadong codependent sa tao.
Lalo na kung di nyo pa alam mag-independent, so kailangan nyo talaga pagdaanan yung separation. Para next time around, hindi na kayo yung tipong tao na para maging burden sa tao. So anyway, let's see what we have here. I feel like you decide to set this person free kasi nga, you know, parang na-realize yun na may third party situation na, and then you just let go and let God. But to be honest, I just feel the guilt ni na feel nila nung iniwan nila kayo. So you got the karma here. And we also have this one, so touch in reverse. We also have this one, crab mentality. And we also have the space. Same as sa kanila, gusto siguro nila ng space. Kaya nagpakalayo din sila sa inyo. Siguro with the crab being here, baka naman di yung napapansin guys na parang naging hadlang na siguro kayo sa kanilang work. Kasi nakita naman natin to dito. Sa kanilang work, baka naman na sobrang kayo sa pagiging demanding. Tapos, kaya rin siguro na mali sila, baka parte ng karma mo sa paggawa ng ganito sa kanila or paghadlang kung ano man na meron na nangyari sa kanilang buhay. Yung iba sa inyo, di naman aware na ganun na yung ginagawa nyo. Pero I think you really have to see kung ano yung impact na binibigay nyo sa ibang tao. Kasi example, masyado kayong demanding. Okay? Kahit na nag-work sila, nagde-demand kayo ng attention. And I really feel na gusto talaga ng tao nyo na maintindihan yung kanilang nararamdaman. Kaya rin ito nangyari. So, yun nga, toxic. Ayaw na nila ng toxic connection, kaya nagpakalayo sila sa inyo. Sabi ka, 22, pwede rin dahil siguro hadlang kayo sa kanilang pagmamanifest ng kanilang coins. Kasi kung sino may tinanong nyo sa akin, may papahalaga sila sa kanilang work, sa kanilang money. Okay, so we also got the truth in either way. Siguro hindi nila sinabi sa inyo talaga yung dahilan kung bakit sila lumayo. Kasi alam nila na masasaktan kayo kapag sinabi nila yung totoo na toxic ka, ganito ka, etc. Parang lumayo na sila. Kaya siguro kayo nandito kasi gusto nyo ng closure. Kasi nakita naman natin sa inyong reading na okay naman about them kasi they are religious, they are this and that. And di nyo talaga alam kung bakit biglang nagbago yung taong ito, biglang nag-cheat. So at least you're aware, okay? So anyway, we also have the tears. So kahit sila nalulungkot din. Nagigilty kasi nga umalis sila ng walang dahilan. Hindi nila sinabi sa inyo kung bakit. Okay, we got a friend zone, so baka naman ginose lang kayo. See, speaking of ghosts, ginose kayo ng taong ito. Kasi you are always on my mind, forever in my heart. Okay? So yun nga, guilty sila guys. Kasi madalas sila kayo naiisip. Madalas din nila parang nasaktan din sila sa kanilang puso sa pag-iwas sa'yo. Kasi parang naisip nila na mali yung kanilang ginawa. Na iniwan ka. Lalo na sila'y nagbibigay ng direction sa buhay ninyo. As you can see, following the leader. Tapos wala kayo ng sense of direction dahil sa kanila. Kaya na-guilty sila. So, let's see. I feel, okay, mararesolbahan naman yung connection, to be honest with you. Kung magsasalita lang sila, kasi I feel na you have a potential naman na magbagong buhay. Kung may napansin sila na hindi maayos sa iyong connection or sa ginagawa ninyo. Yung problema lang sa taong to, guys, nag-hold back sila ng kanilang words. Siguro dahil sa takot na baka masaktan kayo sa sasabihin nila. Kaya hindi na lang nila sinabi. Pero parang mali pa rin yun kasi mahirap talaga pag walang closure, masakit. Okay? Kaya nagigilty sila kasi yun din dapat nila matutunan. Dapat kung aalis sila, at least bigyan kayo ng closure kung ba't sila umalis.
Dahil hindi mo alam yung katotohanan kung ba't sila nalayo sa'yo. Hindi mo naman alam din na nakihadlang ka na pala sa work kasi di sila nagsasalita kung ano yung problema. Actually, ito yung problema talaga sa mga taong di nagsasalita din. Kasi kinikimkim nila sa kanilang puso. Tapos pag sumabog na yan, lalayo na sila. Diba? So, parang ganun yung nangyari dito. Nilihim nila. Yung lesson learn nila dyan is dapat din nila nililihim. Dapat sinasabi nila yung sa loobin nila kaysa naman ilihim sa'yo. Siguro ito yung nangyari na akala nyo okay yung connection. Okay? Hindi kayo aware about sa naramdaman nila. Hanggang sa dumating yung point na alam nyo na hindi na nila kaya yung nangyayari. So anyway, feel like you really want a karma reading. Pero tignan natin kung magagrant yun ni God about sa karma. So ito yung iba nating cards pa sila umalis. Umalis sila, actually di sila makapag-move on. I feel nakakarma sila. Kasi kung sino man ang pinili nila, hindi yan meant para sa kanila. At hindi rin nagsimula as friendship yung kanilang connection. Kaya nangyari dito ay napunta sa wala yung relationship. Hindi siguro umabot ng kasalan to. Kung umabot man ng kasalan, divorce agad nangyari. Okay? So, I really see here na siguro hindi sila nakapasa ng test ni God. Kaya sila na karma. Mali yung choice sila na nagpakalayo sila. Actually. Kasi dapat they stayed in the connection. Dapat ginawa nila ng paraan para, you know, sumasakit yung lalamunan ko dito. Block yung kanilang throat, okay? Kasi they have been dishonest to you. So, isa sa kanilang karma, obviously, ay umalis. At saka, magkaroon ng blockage sa kanilang throat. I mean, umalis yung tao na they push forward to. Nag-cheat din. Okay, nag-effort sila pero nag-cheat yung taong yun kasi nawalan ng passion sa kanila yung taong yun. So, yun, minalas din sila, guys, at kinarma. So, yun yung karma reading. Siguro yung kasi mini-wish nyo na karma yung ibigay doon. So, karma yung binigay. So, anyway, I just hope that you may get some awareness about sa nangyari noong past. Sana magbigay din to sa inyo ng closure. Alam ko iba sa inyo na trigger sa mga pinalabas ng mga cards natin. Pero I think you really have to see that. Kasi baka hindi kayo naging aware sa kanyang nararamdaman. And hopefully next time, hindi nyo na ulitin kung ano man yung negativity na binigay nyo sa taong ito. Iresolba nyo sana yun para hindi na maulit sa, you know, sa ganito yung sitwasyon kung nagka-relasyon uli kayo. Okay? So, be open to compliments din sa connection. Kailangan nyo rin magbago kapag, you know, may alam kayo na hindi na nagiging okay. With regards sa attitude, mag-adjust din kayo. Para naman sa inyong tao din yun. So that's it, everyone. So I hope that this may give you an insight and awareness about your situation in the past. God bless each and every one of you. Sa mga pumili ng ascending card, ito yung reading. So tingnan natin kung bakit kayo iniwan ng inyong tao. I feel it's really meant to happen na umalis ang tao ito sa inyong buhay. I also sense na baka naman niligtas sila ng Diyos. Paalis sa'yo. I feel na iba siguro sa inyo ay naglalasing dahil umalis yung taong ito sa inyong buhay. I-clarify natin yung cards.
Actually, nasa sense ko yung religious song dito. At saka ang heavy sa eyes. Yun na masayahin kang tao nung past bago mo sila nakilala. Tapos parang nagka-letse-letse yung buhay ninyo dahil sa kanila. I-clarify natin yung cards. Na-clarify na pala, sorry. Nawala ako sa sarili ko. Sensya na po. So anyway, ito yung cards ninyo. So bakit kayo iniwan ng taong ito? Kasi siguro ayaw na nila kayong tanggapin sa kanilang buhay. Iniwasan nila kayo kasi I think na they have been, I feel na they have been strong enough to stay in the connection. Siguro maraming beses na pinagbigyan nila kayo sa mga gawain na ginagawa niyo sa kanila hanggang sa di na nila kinaya at iniwasan na kayo. So yun nga, kala niyo siguro ay mag-stay ang taong ito. Kasi may sealed dito, parang may kasunduan or pwedeng kasal kayo at inisip nyo na habang buhay na yung taong ito sa inyong buhay. Okay? At hindi nyo talaga in-expect na umalis sila. So, kaya sila umalis, guys, kasi ginusto yan ng Diyos. Kasi may mararating pa sila sa buhay. As you can see here. So, I feel na kaya rin ito nangyari para i-value nyo yung mga tao na mabubuti sa inyong buhay. Kasi in this person's end, tinulungan nila kayo, naging mabuti naman sila sa inyo. Pero yun nga lang, hindi nyo siguro sila pinahalagahan. Like, hindi nyo sila inalagaan. Parang pinagkatiwala sila ng Diyos sa inyo, kung may kasalanan dito, blinis sila yung connection. Kaso yun nga lang, baka naman nilagay nyo sila sa third party, baka naman sinaktan nyo sila or something. Okay? At saka, I really feel na kung sino man sila, parang pinadama nila sa'yo yung buhay ng mayaman. Okay? Talaga inalagaan nila kayo or minahal. At hindi nyo talaga in-expect na umalis sila sa buhay ninyo. So, siguro in-expect yun na baka nakulam yung connection, kaya naman nawala yung taong ito sa inyong buhay. But I don't see that it's true. Okay? Kasi kung sino man itong tinatanong nyo sa akin, sila yung tao na confident, sila yung tao na I feel na maraming alam sa buhay na gawin. Siguro sila ay, you know, marami silang talento. And I feel na with this girl, siguro iba sa inyo, baka naman na-encounter nyo itong taong to dahil nilagyan nyo sila ng gayuma or something. So, kaya din sila nawala sa buhay ninyo. Because let me remind you kung ginawa nyo man ng gayuma or ng love spell, whatever it is about sa, you know, sa heart, it will turn into a hate spell one day. Okay? Kaya rin siguro nangyari dito na bila nawala yung tao niyo sa buhay ninyo kasi instead na love ang ma-feel niya, hate ang nararamdaman niya sa inyo. So, ito yung iba natin na cards. So far, with regards sa mansan yung connection, there's really love there. As you can see, pinadama sa inyo ng tao yung pagmamahal at naging, you know, patulungin naman siya, mapagbigay sa inyo. Yun nga lang, really feel with this one. So, I think na binigyan nga kayo ng chance sa magbago. Kasi, kung sino man sila, I feel na matagal na nilang iniisip na makipag-break sa inyo. Okay? Din nyo lang yung nahalata kasi pinilit nila na mahalin kayo despite of all the things that is happening to them sa inyong connection. And then, we have this card we got, Ascending. And it says here, Transcending Obstacles, Learning, Expansion, New Phase, Preparing for Union. So, I think kung sino man sila, guys, pinili nila yung sarili nila. Matagal na panood siguro sila na stuck sa inyong relationship. At hindi na nila yung kinaya. Okay? Kasi siguro feeling nila hindi sila aangat kapag magkasama kayo. Or iniisip din nila siguro na
really feel na yung word na kay buti mo. Siguro yun yung word niya for this person na hindi nyo talaga na-expect na umalis. Inisip niyo napaka nakulang kayo umalis, but I don't see that. Ayun ang nangyari. I really feel na nangyari dito ay pinalis sila ni God sa iyong buhay. Kasi nga, pulsa kayo away bate. Or baka naman pinakulam nyo or something tong taong to or kung ano man nagawa niyong kalokohan, kaya sila inalis sa buhay ninyo. So, tingnan natin kung ano pang meron dito. So, if yun na nag-stop ang mundo nyo simula nung dumating yung point na nawala sila sa buhay. So, I got a message here. And we also got called in reverse. So, hindi nyo talaga na-expect na umalis sila. Kasi first of all, hindi naman sila cold-hearted sa'yo. Para mabait naman sila sa inyo. We got 26 at 26 here. So, I feel naman na hindi talaga kayo meant to be forever. Kasi sa 26-26 nandito. So, kaya rin ito nangyari. So, baka naman nangyari guys is masyado kayo naging mahigpit sa kanila. Or baka pinagkait nyo sila, pinagkaitan nyo ng success sila sa kanilang buhay. Kasi nakita nyo naman dito na may confidence sila at meron din silang maraming talento at baka pinigilan nyo yan. Baka ayaw nyo silang mag-accelerate sa buhay. Kaya pinaalis sila ni God sa buhay ninyo para mag-accelerate. So yun nga natigil yung relationship ninyo dahil siguro sa over-controlling na kayo. Tsaka baka naman kinikip nyo sila sa inyong bahay, hindi sila pinapalabas, mahigpit kayo sa kanila. Kaya pinataka sila ni God. Kasi parang naging choke na lang yung connection ninyo. Hindi nyo sila pinahalagahan. Kaya sila nilayo. Okay? At saka ayaw na ni God na nag-go in with the flow sila sa inyo. Kasi ito yung tipong tao na marami sanang patutunguhan sa buhay. Pero sad news is that na-stuck sila sa iyo. So, I also got a try here. So, bakit ito ina-expect ninyo na gusto nyo sana, binigyan sana ng Diyos ang trial pa yung life or yung connection ninyo. Kasi really feel na this person, umalis na lang na hindi niya trinay pa. Okay, ina-expect nyo siguro kasi yung connection nyo is breakup, makeup story yan. Yan ang nakikita ko dito. So, winibisyo siguro na sana itrinay pa niya, pero wala na. Tinigil na talaga yung connection. So, tingnan natin kung ano pang meron dito. Sense ko sumakit yung chan ko. May galit sa inyo itong taong ito. Kayo nang naramdaman ko. Okay, so tinanong ko kung ano pang meron sa information. Ba't sila umalis? Umalis sila kasi siguro stress na sila sa iyong connection. Baka nakita nila puno ng kamalasan ng relationship ninyo, nawalan sila ng passion sa connection. As you can see here, at hindi sila nag-grow sa inyong connection dahil siguro sa pagiging controlling mo sa kanila. Sila siguro ay submissive or weak habang kinokontrol niyo pa sila. At I really feel na gusto nila maging masaya sa buhay, kaya nila kayo iniwan. Tingnan natin kung sakali may karma reading. Tingnan ko lang kung may karma sila, but this is 50-50. Actually, abang sinashuffle ko, sumasakit ang aking right hand, so kayo din naiinis kayo sa kanila. Siguro dahil bila na lang silang umalis sa buhay ninyo at hindi nyo yun ina-expect. Siguro expectation nyo habang buhay sila nandun sa bahay.
sa buhay ninyo. So, tingnan natin ang kanilang karma, alright? So, I really feel na this is somebody na introvert as of now. Marami silang opportunities out there. And I feel na kaya din sila pinali si God sa inyo kasi hindi nga nila nalaman yung sarili nila kasi nga you keep them stuck for a long time. At, you know, may new life sila right after na umalis sila sa buhay ninyo. Na dapat niyo malaman. So, marami silang pinagdaanan with regards sa work kasi kailangan nilang hanapin kung ano yung talagang trabaho para sa kanila. Kasi siguro while they are there, hindi nila nakita na confidence sila at hindi rin nila napansin na sila ay maraming talent. Siguro may sinasabi kang negative sa kanila na pinapasa. Parang ano, nangyari dito ay kinokontrol mo sila na isipin nila sa sarili nila na hindi sila confident or isipin nila sa sarili nila na wala silang value. So, kaya rin sila inalis sa buhay ninyo kasi yun yung ginawa ninyo, parang in-stop nyo sila sa kanilang progress ng growth. Okay? Kaya niligtas sila ni God and tinuturuan din sila ni God na maging silent. Parang they should work in silence here. Okay, so far may karma ba nangyari sa kanilang buhay? I think this is not what I will call a karma. Kasi normal lang naman, habang hinahanap niyo yung sarili ninyo, mapunta kayo sa mga maling negosyo, or mapunta rin kayo sa mga maling work. Okay, so marami silang pagdadaanan kasi di nila nakilala yung sarili nila for being stuck with you for a very long time, okay? Pero, as you can see here, as years goes by, okay? Magkakaroon sila ng pera, as you can see here, at connection din. Kasi, nagbabagong buhay din sila, nag-grow sila after they left your relationship. Okay? And I feel like, yeah, marami nga silang pinagdaanan din. And I really feel with this one na matagal sila magiging single. Kasi pinagtatrabaho sila ni God. As you can see here. Pero wala silang emotional fulfillment kasi nga wala silang love life for a long time. Pero meron silang work. Kailangan nila mag-antay din for love. So, nakarma ba sila? I don't think so. I feel na nangyari after more focus sila sa work. Okay, and I also sense kanina na feeling ko light worker sila, kaya kailangan nila pagdaan ng lahat neto para one day mangyari niyan is baka maging counselor sila in the future. So, I feel na lesson learned dito, huwag niyo actually i-hold back yung mga tao sa kanilang talento. Huwag yung sirain ng kanilang self-confidence. I really sense a lot of anger. Siguro on the end of God, parang nalungkot din siya sa ginawa ninyo sa taong ito. Kasi I really see that this person really has a lot of potential. Tapos nasira lang yun. At saka nahirapan yung taong ito na hanapin yung kanyang sarili. Kailangan niyang pagdaanan lahat ng sakit sa paghanap ng trabaho for them. Okay, but this person will get to the point na makikita niya yung kung ano yung meant para sa kanya. Kaya hindi rin siya agad magkakajowa kasi dapat niya malaman ang kanya sarili. So that's it about your reading. So sana magbigay ito ng leksyon din sa inyo. Okay, para magtrato ng mabuti sa mga tao. Tsaka don't take people for granted din. Kung may mabuting tao na nakapaligid na sa inyo, guys, huwag nyo silang babaliwalain. Huwag nyo silang sasaktan. Huwag nyo abusuin ng kabutihan. Okay? Tsaka huwag nyo rin sisirain ang kanilang confidence. So, that's it. So, I hope that this may give an insight and awareness about your situation. Wishing you all the best and I hope that you change. God bless you all.